tsaka Mucho Flying Titans nag-post na balak gawing game 3 ang laban sa finals. Creamline na bahala. Agawan ng best setter sa tatlong players. Nalilito na. Sino kaya mag-uwing best setter? Vanny Gandler, dapat ng katakutan next conference. Yan po ang ating pag-uusapan kayo before that. Don't forget to like, comment, and subscribe. And pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Naging maganda nga ang laban sa pagitan ng Battle for Bronze at Battle for Gold. At marami naman ang talagang nakapansin kung sino-sino nga ba talaga ang umangat, especially sa individual skills. Tatlong setter ang pinag-uusapan ngayon na pwedeng maging best setter. Sino-sino nga ba ito? Unahin natin si Dina Wong. Kitang-kitang umangat talaga ang kanyang galing ngayong conference na ito at hindi natin masisisi kung siya nga ang piliin na best setter ngayong conference. Dahil kilala natin ang Chocomochi dati na talaga namang kulelan na team, ngunit ngayon ay napunta agad sa finals dahil nasa galing ng setter nilang si Dina Wong, talaga nag-improve ng sobra. Kaya good luck na lamang, Boss D. Pangalawang pinagpipilian nga itong si Jel Kayuna, na sobra rin ang galing na pwedeng itapat kay Gia Mordi Guzman noon pa. Ngunit sa ngayon ay 5.2 excellent sets lamang ang kanyang nakuha. Nagigitan sila at nalamangan pa ni Dina Wong ng 0.1, kaya naman good luck na lamang dahil posible pa rin siyang maging best setter kapag lalong umangat ang kanyang rate sa second game laban nga sa Cherry Tigo. Number 3 po rin maging best setter itong si Kyle Negrito, lalong-lalo na kapag napa-champion niya ang team na Creamline again, ay posible talagang siyang piliin na best setter dahil rin sa taas ng kanyang rate sa pagiging excellent sets. Isa lang itong karangalan para sa kanya dahil kahit wala si Gia ay talaga na parating niya ang kanyang team sa finals. Kaya talaga gigitan talaga ngayon ang labanan ng best setter. Sino kaya sa tatlo ang makakakuha nito? At kung po pwede lang, silang tatlo na lang ang awardan na best setter. Nag-post din ang Chocomocho Management sa kanilang IG account na talaga namang babawi sila at gagawin nilang game number 3 ang laban sa sister team na Creamline. Grabe pa laban ang Chocomocho ngayon at good luck na lamang. Dahil kung tutuusin ay kayang-kaya talaga nilang gawing game 3 ang labanan. Kaya good luck sa both teams. Vanny Gandler, usap-usapan, dapat nga bang katakutan next conference dahil sa lakas nito? Grabe, at pwede pang maagaw ng ibang team kung sakali man na talagang kumagat ito sa mga offer. Dahil kitang-kita na talagang lumakas talaga siya at threat talaga ito sa ibang players. Kaya congratulations, Vanny Gandler, and good luck sa'yo. Kaya guys, ano masasabi nyo sa ating update for today? I-comment na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.